John Regala nakauwi na ng kanyang bahay sa QC. Habang nasa paramutan daw ang aktor, ay paulit-ulit nitong kinukulit ang mga nag-aalaga sa kanya na gusto na nitong umuwi. Kahit hindi pa ito lubusang nakaka-recover, John Regala nagmamakaawang umuwi. Halika't ating alamin ang buong kwento. Matapos ang ilang araw ni John Regala sa pagamutan ay unti-unti na ngang bumubuti ang pakiramdam nito. Unti-unti na rin daw nakakakain ng solid food ang aktor. Base sa aming obserbasyon ay nakatulong rin kay John Regala ang madalas na pag-uusap nila ng kanyang unang asawa na si Aurina Manansala-Hunt at ang biological son nito si Kiefer. Makikita sa mukha ng aktor ang labis na kasiyahan habang kausap ang anak nito. Kahit nasa Amerika ang pamilya ay may kinuha naman itong dalawang caregiver upang umalalay kay John Regala dito sa Pilipinas. At patuloy pa rin nga tumutulong ito para sa ikabubuti ng kalagayan ng aktor. Ayon naman sa kanyang doktor ay humupa na daw ang mga komplikasyon na gawa ng kanyang gout na iniinda niya noong nakaraan. Nakakatayo na rin ang bahagyang aktor ng mag-isa at lumalakas-lakas na ang kanyang katawan kung ikukumpara noong nakaraan. Ito naman ang statement ni Nadia Montenegro patungkol sa pagpupumilit ni John Regala na umuwi kahit hindi pa daw ito lubusang 100% na nakaka-recover. We did our best. He wanted sana to keep him there hanggang lumakas siya at makatanggap ng meds at food ulit ng katawan niya. Sa hospital, matutulungan siya with his pain management. Pero syempre, like any other patient, naiinip, nalulungkot at mas gusto natin kung saan tayo komportable. He wants to go home. Nag-aalala rin siya sa pambayad. Ito at napakabuti ni Lord. Saktong-sakto naman ang blessings na dumating kay John at makakabayad kami ng hospital bill niya. August 11, 2020, napag-alaman ni Nadia kay Aster na matigas ang ulo at hindi cooperative patient si John. Dagdag pa ni Nadia, nag-aalala rin ako kay Nanay Aster kasi sobrang stress kausapin ni John na umiiyak araw-araw at nagmamakaawang umuwi. When he is in pain, sa amin siya tumatawag. When he is sad, he wants to go home anytime yung tatawag. Siyempre hindi kami nakakatulog pa ganun. He got his way all his life. Sana yung plans naman ni God sa life niya ay pagbigyan niya. Kasi hindi nag-work ang plans niya sa sarili niya. After this, all I can do is pray for him and hope he learns to be obedient sa mga nag-aalaga at nagmamahal sa kanya. Sana gumaling na siya at humaba pa ang buhay niya. We can only do so much. I'm just grateful for the opportunity given us to help my brother and my co-actor together with Chucky. Nanay Aster and the rest, it's not easy, but anything to please God. Naglabas din ng sama ng loob si Nadia patungkol sa mga nagbabash sa grupo nila ni na Chucky. Gayong sila ang nagmamalasakit kay John. Ayon kay Nadia, sobrang hirap ng sitwasyon namin. Kami ang nanghihingi ng help, kami ang nahuhusgahan. Na-bash pa ako pero okay lang. Wish ko sa mga nakakapag-judge pa eh magawa kahit kalahati ng ginagawa namin para sa kanya. Basta si Lord ang gusto kong i-please, hindi tao. Habang nag-worry ako kay John, nag-worry rin ako kay Nanay Aster. Pati kami nagkakainitan na ng ulo sa grupo. Ha ha ha. Walang alam si John sa pinagdadaanan namin to get him there. But I love him as my brother. I will do anything for our loved ones. Kaya go pa rin ng go. Sinabi rin ni Nadia, napakabuwis buhay ang pagpunta nila sa pagamutan dahil siguro sa sitwasyon ngayon. Pinasalamatan din niya lahat ng tumulong kay John at si Lord na lang daw ang bahala sa kanila. Samantala, nagbigay opinion din si Chucky. Tutol din siya sa kagustuhan ni John na umuwi sa bahay. Ayon kay Chucky,
Gusto sana naming magstay pa ni Jan sa hospital for a couple more days para magpalakas pa. He is clearly not fully well yet. Kahit nakakatayo na at nakakakain ng solid food, marami pa siyang nararamdamang pain. Whatever his really reason, kaya siya nagmamadali umalis ng pagamutan, hindi kami sure kung bakit. Baka nalulungkot or baka ayaw gumastos masyado. Basta, all I can say is with everything we can in the short amount of time given to us to help Jan, we can only do so much, lalo na if the person you're trying very hard to help out has difficulty cooperating. May limitasyon din lahat. Ang wish ko lang is that sana maisip ni Jan sooner rather than later na maraming tao ang tumugon sa pangangailangan niya. And hopefully, ma-realize niya na kailangan niyang maging mabait, obedient, at appreciative sa mga taong nagmamahal, tumutulong at nag-aalaga sa kanya. Nagpapasalamat pa rin ako sa pagkakataon na makatulong sa isang kapatid sa industriya. Nagpapasalamat ako sa pagkakataon na nakasama si Nadia, Nanay Astor, Lisa at ang iba pa sa grupo namin sa pagtulong kay Jan. Ito naman ang sinabi ni Liza Dino, inaasikaso rin ng grupo ang continuity ng medicines ni Jan kahit nasa bahay na. Dahil may caregiver na, mas maaasikaso si Jan sa kondo niya. Palaisipan pa rin kung ano ba talaga ang reason ni Jan kung bakit siya nagmamadaling makauwi kahit di pa naman lubos ang pagka-recover niya. Ikaw ba? Anong masasabi mo sa kwentong ito? Mag-iwan lamang ng komento sa baba at ito'y aking babasahin. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ipindutin mo na ang subscribe button upang lagi kang updated sa mga bago kong videos. Maraming salamat po!